Hello everyone. Ayan, kamusta kayong lahat? Kararating ko lang dito sa bahay. I mean, dito sa inuupahan namin. So, ayun. Lumabas ako. Kasi yung pamangkin ko ando na sa loob ng hospital. Na-admit na siya kahapon, ng hapon. And then, today, nag-visit ako 1 to 2 o'clock in the afternoon. Ang visiting hours. So, pumunta ako doon. And, bumalik ako dito ulit sa bahay para kumuha ng ano. Nagpainit ako ng tubig kasi doon, ang layo ng painitan sa tubig, hindi siya maiwan ng mama niya. And then, yun. Tapos, bumalik ulit ako doon, bumili ng tubig kasi nag-request yung ano, yung mga attending physician doon na kailangan ng tubig para sa surgery bukas. So, andun. Yung mga kailangan nabili na. At, ayun, hinatid ko lang yung tubig, mainit na tubig, tsaka some food. Kasi maya-maya nagugutom yung kapatid ko. So, bumalik ako doon, umakyat ulit ako doon, pero hindi na ako pinapasok doon sa ward nila, sa room nila. Kasi tapos na nga visiting hours, iniwan ko na lang doon sa guard at siya na yung maghahati doon sa room. So yun, and then lumunta ako doon after sa ano, after lumabas ako doon sa hospital. Pumunta ako ng Pure Gold, bumili ako ng ulam. Namiss ko kasi dito sa Maynila yung bagoong isda. Ito yung na-miss ko dito. Fish sauce. Ayan. Masarap to isaw-saw sa gulay. Yung nilagang gulay. Like, nilagang sitaw, nilagang bagoong, talong. Bagoong daw, bagoong na nga to eh. Tapos nilagang okra. Sarap nito. And then, bumili na din ako ng mixed vegetables. Ako lang kasing mag-isa dito. Yeah, ito na binili ko. And then, some eggs. Ito. Ayan. Ang dami-dami ko pang diligpitin dito. As in. See? Yung labahin. I mean, yung tiklopen. Tapos yung sinampay. And doon. Ayan. Kasi nga, dalawang araw na lumabas ako. Tapos kagabi, umuwi ako dito. Gabi na din. Kasi gabi na nga sila. Nakaakyat sa taas kasi nasa third floor sila. Then, umuwi ako dito. Bumili lang ako pagkain kasi nga pagod na pagod ako. Ang as in yung katawan mo parang ang bigat. Then, nung dumating ako dito kagabi, ayun, nahiga lang ako. And then, maya-maya, siguro mga 8 o'clock ng gabi, kagabi, tumawag sa akin yung kapatid ko nung mama ni Ethan, si Beth, tumawag sa akin, nag-video call. Kasi nga, nagwawala yung anak niya, hinahanap daw ako, asan daw si Mimi. Tapos nang nakita na ako, yun, talagang, sinasabihan, Mimi, na, talagang, ganyan niya ako. Tapos, sabi niya, uwi na daw siya. Uwi, Mimi, uwi. Ayun, kaya binisita ko kanina. Tapos, pag umiiyak siya, sasabi niya, no, no, mama, Mimi. Mimi, mami. Sa akin siya. So, kanina binisita ko doon. Pagdating ko, hinanapan ako ng chucky, ng lollipop. Ano pa ba yun? Basta, dinala ko yun. Tinago ko lang yung chucky, tsaka lollipop. Hindi ko nilabas lahat kasi pag nakita niyang meron pa, madami pala, sige siya na sige, kain ng lollipop, higop ng ano, ng chucky. Tapos nung umuwi ako, ang sabi ko, bababa lang ako at bibili ng Jollibee. Ayun, binilhan ko ng gravy kasi yun lang naman ang pwede niyang kainin, yung gravy. So ayun, bukas ng umaga, ooperahan na siya. Kaya, yun, iwan ko, anong mangyayari, siguro, kasi pag nasa ICU na siya, hindi pwedeng mag-stay doon sa room,
kailangan ng parents, ng mama, na bumaba or uuwi dito yung kapatid ko. And then, tatawagan lang siya pag nagising na, pag naka-recover na. Kasi, siguro mga ano eh, mga 5 to 8 hours yung ano niya, mag-stay siya doon sa recovery room. Tapos, ang sabi ng doktor, pag ano daw, pag nagising siya, papatulogin ulit pag umiiyak. Eh, syempre, iiyak yun kasi hindi makikita yung nanay. So, iiyak yun. Kaya, yun, tuturo ka na naman ulit ng gamot para pampatulog. So, siguro, mga Sunday afternoon na namin siya makita ulit or, yeah, depende sa recovery niya. So, medyo, ano, medyo mahirap, pero kailangan talaga gawin. Yun. So, ang dami kong gawain dito. Magluluto pa ako. Nakabisaklat ako dito. Gusto ko kasing ano, gusto kong umupo sa sahig. Meron namang upuan, pero hindi ako nakaupo sa sahig. Ang daming ano, ang dami kong ligpitin. Naglaba din ako kanina. Habang nagluluto ako ng ano, ng pagkain ni Ethan. Naglaba na din ako ng mga ano niya, maruruming damit niya. Siguro mamaya pag sinipag, maglaba ulit ako ng mga maraming damit ng kapatid ko ni Bebet. So yan lang po yung aking update for today. Bukas di ko alam kung makagawa ako bukas ng video kasi yesterday hindi ako nakapagawa kasi hindi ako nakapag video doon sa loob at alam mo yung daming tao, kaya hindi ako nagvi-video doon sa loob ng hospital. Pwede makapag-video, labas-pasok doon, labas-pasok. Hindi naman sila stricto. Basta diretso ka lang magtanong sa kanila, ganyan. Hindi naman sila, mabait naman sila. Pwede lang makalabas-pasok, hatid ng pagkain doon, bigay mo lang sa guard, tapos sila na maghatid doon sa taas, sa third floor. So, hindi ko alam bukas kung makapag-video ako, guys. Kasi, ayun. It's a big day. parang nakakakaba bukas. Yan. Mag-i-end na ako kasi ang dami-dami ko pang gagawin. Salamat nyo pala sa mga support nyo at sa mga prayers nyo, sa mga friends, relatives, salamat, maraming salamat. And then sa Facebook, madami ding nagsisend sa akin ng ano, ng mga prayers doon sa pamangkin ko. And maraming salamat pa sa inyong lahat sa support. Even though na hindi ako masyado nag-update or active sa aking YouTube, but pag may video ako, andyan pa rin kayo. Maraming salamat po sa support. This is Beverly. Peace and much love. Please pray for my nephew. Operahan siya bukas. Open heart surgery. Dito sa Philippine Heart Center, Quezon City. Thank you so much. Bye-bye.